They found the cross, still standing strong.
Magandang umaga sa lahat. Salamat po sa ating special numbers sa bahay at sa ating congregational singing. Ang pag-usapan natin ngayong umaga, don't look back. May mga bagay tayo na di dapat na balikan. May mga karanasan tayong hindi na dapat balikan. At may mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon na hindi na dapat natin din balikan. Tayo munang lahat ay tumayo, tayo manalangin. O manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa nagdaang araw na patuloy kayong nagprotekta sa amin, nagbigay ng biyaya, nagbigay Panginoon ng patuloy na guidance. Salamat Panginoon sa mga bagay na yon. Tunay nga Ama na kay dakila nyo sa amin araw-araw. Tunay nga po na hindi po kayo nagpapabaya sa amin pong mga pangangailangan gaya po ng inyong ipinangako. Ipinagpapasalamat din po namin, Panginoon, yung pong nangyari sa amin last Sunday. Salamat sa inyong guidance and protection sa mga nagkaloob. Kayo ang patuloy, Panginoon, na magbigay ng biyaya sa mga naglingkod po sa inyo, nagbigay ng pasasalamat, nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga kaloob para luwalhatiin ang inyong dakilang pangalan. Dalangin po namin muli, Ama, ang inyo pong pangunguna sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Siya po ang siyang kumilos sa amin na mga narito, na iilan, at mamaya, Panginoon, sa paikinig ng mga mananampalataya ng Birian sa kani-kanilang mga bahay. Mangusap kayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa buhay po namin. Salamat po. Gabayan kaming lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Sa usapang don't look back, sabi ni Luke dito, remember Lot's wife. Sa usapang huwag titingin sa likod, ang maiisip kagad natin dito ay walang iba kung hindi yung asawa ni Lot, kung hindi itong asawa ni Lot. Tana po. Ilan sa context nitong Luke chapter 17, it's about yung pagdating ng Panginoon. Sabi diyan sa Luke, sa ilang part diyan, na ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noah. At isa pa diyan, sabing ganoon, na ang pagbalik ng Panginoon ay katulad naman ng panahon ni Lot. Magko-concentrate tayo ngayong umaga dito po sa asawa ni Lot. Ano ang mga pribilehiyong nasa kanya? Ano ang mga relasyon na meron siya na naging blessed siya dahil sa relationship na yon? At ano yung revelation at pribilehiyo na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon? Yan ang isa-isahin natin ngayong umaga. Una, napakapalad ng babaeng ito sa kanyang ano po? Relationship. Consider her privileges. She was privileged in her relationship. Why? Napakapalad niya dahil ang uncle-in-law niya, walang iba kundi sino po? Si Abraham. Genesis chapter 12, verse number 1. Pag-uusapan natin kung anong meron kay Abraham na uncle-in-law niya. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dyan sa lugar mo at lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong tatay, ang iyong lugar, ang iyong pamilya, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Verse number 2, ito po ang karakter ni Abraham. Verse number 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Well, of course, bago pala yung karakter ni Abraham, ito muna yung mga ipinangako ng Diyos kapag sumunod si Abraham. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Simple instruction ng Diyos, pero seryoso ang magiging outcome. Ibi-bless
ng Panginoon si Abraham. And then, here's what happened. Verse number 4. Ito na po yung karakter ni Abraham bilang nagtitiwala sa Diyos. Verse number 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Listen carefully. Ang genuine faith, para malaman ng isang tao ay may genuine faith, meron siyang pagsunod. Mahirap sabihin na ako ay may pananampalataya, ngunit hindi naman sumusunod. Hindi po genuine faith ang tawag po doon. Ang tunay na mayroong wagas na pananampalataya, katulad ni Abraham, mayroong kagad pagsunod. Noong sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na yon, na hindi mo alam kung ano meron doon, immediately, si Abraham, sumunod. Wala tayong mababasa sa context na tinanong pa niya ang Diyos kung bakit siya pinapupunta roon sa lugar na yon. Hindi niya kinestyon ang Diyos. Automatic, when God said it, I believe it. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, hindi ko nakukwestiyonin, hindi ko napagdududahan, automatic, kapag clear instruction ng Diyos, susundin ko. At listen carefully, ito meron si Abraham, yung uncle-in-law ng asawa ni Lot. Blessed siya sa kanyang relationship? Yes! Meron siyang uncle-in-law na ganito manampalataya sa Diyos. Napaka-privilege ng babae pong ito. Meron siyang nakikita. Well, of course, hindi naman sinabi kung kailan nag-asawa si Lot. Kung ito ay nasubaybayan noong asawa ni Lot, aba, napaka-blessed niya. Isang utos lang ng Diyos doon sa uncle-in-law niya, sunod agad. Okay, hindi lang po yon. Hindi lang po dyan, makikita natin kung ano meron yung uncle-in-law nitong asawa ni Lot. Sa halip, noong pong nandun na sila sa Promised Land, dumami na po yung kanilang mga alaga. At nung dumami na, medyo nagkaroon na ng awayan yung mga nag-aalaga. At nabagitan kagad si Abraham. Ganito po ang sabi ni Abraham. And Abraham said unto Lot, let there be no strife. Oh, tignan niyo po yung uncle-in-law niya, ha? Ayaw ng away. I pray thee between me and thee. Ayaw ni Abraham ng away between sa kanya at kay Lot, and between my herdman and thy herdman. Ayaw niya ng away yung mga tagapagsuga. Ayaw niya rin na nag-aaway yon. For we be brethren. Isang dugo lang tayo. Isang pamilya lang tayo. Abay, hindi kailangan natin mag-away. Amen? Ganong karakter meron pong itong si Abraham na uncle-in-law nung asawa ni Lot. Napaka-privilege, di ba? Makakita ka ng ganitong klaseng tao. Ano po? Ayaw ng gulo. Gusto payapa lang, at walang gulo. Verse number 9. Is not the woolen before thee, separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left, kung kukunin mo yung left hand, then I will go to the right. Sa right naman ako. Or if thou departed to the right hand, then I will go to the left. Pili ka, Lot. Pag nag-left ka, ra-right ako. Pag nag-right ka, left naman ako. Oh, tignan niyo po itong uncle-in-law. Mapagparaya pa. Mapagparaya. Bihira po yung ganyan. Karamihan pong tao ay sakim, covetous, selfish. Pero napakapalad ng babaeng ito. Meron siyang ganitong uncle-in-law na ganito ang karakter. Mapagparaya. Hindi lang po ito, kung sakali man ito ay nasaksihan niya. Kasi Brother Jaime, wala naman talagang malinaw na sinabi sa Bible kung kailan nag-asawa si Lot. Pero I think, during pa lang nung aalis na sila, kasi si Abraham, 75 years old na nun malamang na mayroon na rin asawa talaga si Lot nung panahon na yon, may edad na kasi si Abraham. Okay, hindi lang po yun.
Noong pong nagkaroon ng gera, kasi namili na nga si Lot ng Sodom, yun ang pinili niya, yung plain. Noong magkaroon po ng gera, 5 hari versus 4 na hari, at kabilang po sila Lot o yung Sodom sa 5 hari na yon na nagkampi-kampi laban sa 4 na hari na nagkampi-kampi rin, to make the long story short, natalo po yung part o yung kinakampihan nila Lot. At sila po ay nabihag. Nabihag po sila. At nung mabihag na po sila, nung 4 na hari, ito po ang nangyari naman at ginawa ni Abraham. Verse number 14 ng chapter 14, "And when Abraham heard that his brother," take note for the word brother, means relative, ang ibig sabihin dyan, kadugo. Not necessarily kapatid niya sa laman. No po, ang ibig sabihin dyan ng brother, relative or kindred, was taken captive. Nung mabalitaan ni Abraham na si Lot ay nabihag, he armed his trained servants born in his own house, 318. Yan. Here's the fruit ng faith ni Abraham. Si Abraham ay pinasagana ng Diyos. Just imagine, meron kagad siyang 318 na train. Kumbaga, Brother Jaime, gaano kayaman si Abraham? Meron po siyang private army. Di ba? How many? 318. Ito principle dyan eh. Makinig pong maigi. Kadalasan pong utos ng Diyos, simple lang. Pero yung outcome, it's either mag-o-obey ka o mag-di-disobey ka, serious, uulitin ko. Maraming utos ang Diyos, simple lang. Pero ang outcome, it's either na mag-o-obey ka o mag-di-disobey ka, laging serious. Do you remember Moses? Ang mga tao ay reklamo na ng reklamo, walang mainom, pati yung mga alaga nilang hayop, wala nang mainom dahil nasa wilderness sila. Sabi ng mga taong reklamador, dinala mo ba kami dito sa wilderness para mamatay na lang sa uhaw? Anong sabi ng Diyos kay Moses? Moses, ganito gawin mo. Dalin mo yung rad mo. Yeah, ganyan naman si Moses, laging may rad yan. Dalin mo yan. And then pumunta ka doon sa rock na yon, sa bato na yon. Speak ye unto the rock. Napakalinaw ng utos ng Diyos. Speak ye unto the rock. Simple? Diba, Sir Roldan, napakadali lang nun. Magsasalita ka lang sa bato. Simple, diba? Nako, eto na. Pagdating ni Abraham, ni Moses, iko-correct nyo, ano, kapag mali-mali nasasabi ko, ano, katulad nung nakaraan, so lang nabanggit ko, si Solomon pala yung nasa isip ko, ano. Okay, pagdating ni Moses, doon sa bato na ngayon, andun na yung congregation ng mga Israelites, siguro dahil sa inis ni Moses, ang ginawa ni Moses, pinalo niya ng 2 beses. And then, tumulo yung tubig, nakainom yung mga tao, kinompronta agad siya ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi ka naniwala sa akin, Moses. At dahil sa ginawa mo na yan, hindi ikaw ang magli-lead para makapunta sa Promised Land. Meaning to say, Moses, hindi ka na makakarating sa Promised Land. Simple command. Amen? Simpleng utos. But the outcome is so serious. Amen? It's either mag-obey ka, seryosong pagpapalain ka ng Diyos, like Abraham. Amen? Just imagine, sino sa panahon natin na mayroong private army na 318? Aba, kapag mayroong kang private army na 318, aba, ibang klase ng pamumuhay mo. Mayaman ka. Di ba? Yun nga lang mga mayor natin, ilan lang ang mga bodyguard niyan eh. Yung mga congressman natin, ilan lang ang bodyguard niyan eh. Just imagine itong si Abraham, 318. Meaning to say, yung simpleng sinabi ng Diyos, umalis ka dyan, pumunta ka doon, sumunod si Abraham, ang outcome, very what? Serious. If you obey me, I will bless you. Amen? If you
obey me. Kaya mga kapatid, yung mga simple instruction na kung minsan binabaliwala ng marami, tayong mga Kristiyano, huwag natin baliwalain. Yan ang magdadala sa atin sa mga ganap na pagpapala na nakahanda at mga pangako ng Diyos. Nag-organize ng 318 and pursued them unto Dan. Brother Jaime, ilang hari yon na sumakop sa kanila? Apat. Ilan lang si Abraham? Isa lang siya, di ba? Tsaka yung 318. Nilusob nila. Kukunin nila para itong mga Navy SEAL. Meron silang misyon. Merong bihag na kukunin. Ano? Kagabi, nanonood ako ng ano ang kaibahan ng Delta Force at saka Navy SEAL. Ang pagkakaparehas nila, ang specialist nilang dalawa, ng dalawang team na yon, ay yung mag-rescue ng mga captives. Kina-specialist. Just imagine, itong mga ito, trained sa ganon. Okay, verse number 15. And he divided himself against them, he and his servants, by night. Strategy ito eh. Even Navy SEAL, talagang yung zero dark, na napanood yun, yung kukunin nila yung titirahin nila si Bin Laden, no, madaling araw, strategy yan eh. By night, and smote them, and pursued them unto Hobah. Ito pong Hoba, huwag nyo pong babaligtarin. No? Dahil masaklap pag binaligtad nyo yan. Unto Hoba, which is on the left hand of Damascus. Verse 16, and he brought back all the goods. Amen? And also brought again his brother Lot. Again, ano ibig sabihin ng brother? Kindred or kamag-anak. And his goods, and the woman also, and the people. Kung ano ang ari-arian nila, nabalik. Asawa ni Lot, mga anak niyang babae, nabalik. Yung mga tauhan ni Lot, yung mga tagapag-alaga, nabalik. You see, meron kang ganitong uncle, ano, na talaga namang hindi ka pababayaan. Again, kung asawa na ni Lot ito mula pa noong sila'y umalis doon sa Haran, siguradong nasaksihan ito ng detalye noong asawa ni Lot. Again, napaka-privilege ng asawa ni Lot dahil meron siyang ganitong uncle-in-law. Yung ganitong testimony. Atin pong isasummarize bunga ng faith ni Abram, no? Well, of course, Abram pa lang yung pangalan niya dito. When we say Abram, father, pag sinabi ng Abraham, father of all nation, yun ang ibig sabihin. Pero this time, ang pangalan pa lang niya, Abram. Okay, summarize natin. Abram, ito ang bunga ng faith niya. Ang tawag sa kanya, father of faith. Ito ang bunga. Masunurin. Ang genuine faith, masunurin. Kung naalala nyo, hanggang doon sa paghahandog, pinakamahirap na nga instruction ng Diyos yun eh. Ihandog mo si Isaac, yung kaisa-isahan mong mahal na anak. Sinunod pa rin ni Abraham. Ang genuine faith, no matter what happened, susunod. Masunurin. Nasaksihan yan kung siya ay asawa na ni Lot mula sa Haran pa. Pangalawa, mapayapa. Ayaw niya na nagkahagulo ang pamilya niya. Ayaw niya ng ganun. Peacemaker siya. Ano pa? Mapagparaya. O ikaw pumili, left or right. Kung right ka, left ako. Kung left ka, ganun ang gagawin ko. Okay, mapagparaya. And then, mapagmalasakit. Ni-rescue niya si Lot at yung kanyang mga kasama. Kung ito ay nasaksihan, again, napaka-privilege ng babaeng ito sa kanyang relationship. Okay. Tanong. Napakapalad din ba niya sa napang-asawa niyang si Lot? Bagamat si Lot may mga sablay, katulad din naman din ni Abraham, may sablay din naman si Abraham eh. No?
Pero may consequence naman yung ginagawang sablay na yun. Bagamat si Lot, marami ring sablay, pero alam nyo ba ang sabi ni Peter kay Lot, description ni Apostle Peter kay Lot, ito sabi niya. Tignan natin kung mapalad yung asawa ni Lot sa kanya. Ito ang description ni Peter. 1 Peter 2:7 and 8. And delivered just Lot. When we say just, ano yan? Matuwid. Dahil siya'y matuwid, vexed with the filthy congregation of the wicked. Yung irritable siya doon sa kanyang mga kapitbahay na puro wickedness ang ginagawa. Irritable siya. Hindi siya sanay. When we say vex, yung bang nauumay na, iirita, nahihirapan sa sitwasyon niya doon. Wala siyang magawa kasi nakapili na siya eh. Nandun na siya eh. Ano pa? For that righteous man dwelling them and seeing and hearing. Kaya pala eh, nakikita niya, naririnig niya, vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Masaya ba ang buhay ng righteous? Doon sa naririnig niya, nakikita niyang masasama araw-araw, the answer is what? No! Meaning, wala siyang magawa na lang. Nandun na siya eh. Pero hindi siya nagko-compromise. Ayaw niya yun. Kumbaga sa panahon natin, yaks! Eesh! Grabe itong ginagawang ito. Ayoko nito. O, di ba? Mapalad asawa niya. Hindi compromiser. Mapalad. Di ba yung asawa niya sa kanya? Siya ay righteous. Siya ay hindi nakikiupo sa upuan ng mga sinners at hindi nakikitagay-tagay doon at hindi nakiki-fornicate at hindi nakikipamatok. Mapalad po siya, di ba? Kaya napaka-privilege ng babaeng ito sa kanyang relationship. Napaka-palad po niya sa kanyang relationship. Another thing, hindi lang po siya mapalad sa kanyang relationship, na siya may asawa na righteous. Well, of course, kapag sinabing righteous, eh talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala kang masasabi. Dahil ganito ang kanyang attitude. Hindi siya masaya sa masama. Saan siya masaya? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Di ba yan ang kabaligtaran yan? Kung hindi ka nag-i-enjoy sa kasalanan, saan ka nag-i-enjoy? Sa kalooban ng Diyos. Are you with me? Amen? May asawa kang ganito, ang enjoyment niya sa godliness, ang enjoyment niya sa holiness, hindi doon sa wickedness. Naiirita nga siya doon eh. Napakapalad po. Amen? Hindi lang doon sa relationship. Pangalawa, ito pong asawa ni Lot, napakapalad po niya dahil siya ay meron tinatawag na revelation. Meron siyang revelation. Along revelation, parang tayo rin po, napakapalad po natin. Ang mga unbeliever, hindi po sila nakakarinig ng preaching. Ang mga unbeliever, wala po silang nababasang Biblia. Ang mga unbeliever, wala po silang time at hindi sila nagbibigay ng time ng manood ng mga video preaching. Bibihira po yan. Kaya napakapalad natin na mayroong revelation na ibinibigay ang Diyos sa atin, na itong mga mensaheng ito, hinihiling natin sa Diyos at humihingi tayo ng wisdom. Alam niyo po, ito po ang gusto ko pong ipangusap eh. Listen carefully. Alam ito ng mga preacher natin, ng mga teacher natin. Napakahirap pong gumawa ng mensahe. Amen. Yun nga lang paggawa ng Sunday School, mahirap din yan eh. Puro screenshot si Sir Joel noon, tapos i-concise pa niya, titignan pa niya kung alin ang biblical, etc. Ang paggawa pa lang, mag-compose pa lang ng mensahe, napakahirap na. Ako po, title pa lang po nito, inabot po ako ng isang linggo, kakaisip ko ano ang title.
kung ano-ano ang tinitle ko, meron ako itinitle na unlearned lesson. Look not behind. Kung ano-ano mga title pa lang, hirap na. Ito pa mahirap, yung mag-fit sa harapan ng camera lang. Tapos ay ilang miyembro. Eh nasanay ako na maraming tao eh. Na mayroong umi-amen, may natutulog, may ganyan. Eh ngayon wala nang ganun eh. Ang hirap po. Kaya ang ating pakiusap, pag in-upload, please watch. Man shall not live by bread alone. Hindi natin maisusustina ang pamumuhay dito kapag walang word of God. Amen? You see the importance, yung simple instruction, serious ang outcome? Napakahalaga, di po ba? Tapos hindi mo mapapainggan yon sa isang linggo, wala kang instruction. Amen? Kaya mamaya maiintindihan natin na huwag kang titingin sa likod. May mga dahilan ng Diyos. Huwag ka nang tumingin sa likod. Mamaya pag-usapan natin yon. Sana hindi ko makalimutan. Okay. Revelation. Anong revelation? Meron siya. Ito pong revelation, meron siya. Noong gugunawin na ng Diyos ang Sodom, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel sa bahay ni Lot. At nung nando na, Genesis 19, verse number 12. And the man said unto Lot, well, of course, kasi ang structure ng mga anghel ay masculine. Kaya ang tawag dyan, man. Okay. Hast thou here any besides? Lot, may mga kasama ka pa ba dito? Son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whosoever thou hast in the city, bring them out of thy displace. Dalin mo na. Alisin mo na sila dito. Alisin mo na. You see revelation, di po ba? Samantalang yung ilang mga beki doon, wala silang naririnig na ganun. Yung mga baklang naroon doon, yung mga immoral na mga naroon doon, yung mga tao sa Sodom, wala silang naririnig na ganito. Na anghel pa mismo ang nagsasalita. When we say angel, messenger of God. Yung instruction na yun, galing sa Diyos yun. Mensahero lang sila. Like your pastor. Napaka-privilege, di po ba? Meron silang revelation. Oh, baka may kasama ka ba dito, son-in-law, daughters, etc. Isama mo na, alisin nyo na dito. Palabasin mo na dito sa siyudad ng Sodom. Alisin nyo sila dito. Verse number what? 13. For we will destroy this place. Nako, ito pa revelation na matindi. Kaya kayo aalis. Wawasakin ang lugar na to. Wawasakin ang lugar na ito. Because the cry of them is waxing great before the Lord. Dahil ang kasamaan ng mga tao dito ay matindi. Eh, nakarating na sa Panginoon. And the Lord hath sent us, pinadala kami dito, to destroy it. To destroy it. Privilege, revelation, amen. Amen for that. Amen. Napaka-privilege natin, every Sunday, meron pa rin tayong Word of God na naririnig. It's either simple or not simple. Obey. Obey. Okay, listen carefully. Alam nyo ba na ang pagsunod sa instruction ng Diyos, kaya kung minsan mahirap, ang nagpapahirap lang dyan yung isip natin. Sa totoo lang. Yung isip natin. Okay. Pero kung ang tao talaga ay meron pananampalataya na genuine, kaya niyang kontrolin kung ano iniisip niya. Anong isip ang sinasabi ko? Emosyon. Yung emosyon. Kasi kapag may inuutos ang Diyos, ang titirahin kaagad sa iyo ni Satan, yung emosyon mo eh. Like Abraham, puro emotional ito eh. O, umalis ka dyan sa comfort zone mo, sa mga kamag-anak mo. Ang hirap kayang umalis doon sa kamag-anak mo. Another thing, i-offer mo si Isaac. Emosyon din yun eh, di ba? Kaya kung minsan humihirap ang pagsunod sa Diyos, ang tinitira kaagad ni Satan sa atin, emosyon. That is yung sinasabi kong isip. Amen? Okay. I-destroy ang lugar na ito. Napakapalad. Merong revelation. Verse number 17. And it came to pass,
when they had brought them forth abroad. O, timo, paalisin sila doon para mag-abroad. Man, that he said, escape for thy life. Ano po? Iligtas yung sarili nyo. Simple instruction. Look not behind. Narinig kayo ito ng lahat. Narinig ito ng lahat. Huwag kayong lilingon sa likod. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Simple instruction. Huwag lilingon. Mahirap po na tumakbo na lumilingon talaga. Napakahirap po ng tumatakbong lumilingon. Kumbaga eh, pabor pa sa kanila yung instruction na huwag lilingon. Okay. We know the story. Hindi na tayo maso-surprise. Ano po nangyari? Ang asawa ni Lot lumingon at naging haliging. As in, uulitin ko, simple instruction pero serious ang outcome. Naging haliging asin. Ano ang problema ng babaeng ito? Ito ang pag-uusapan natin. Grabe na yung privilege sa relationship. May uncle-in-law na godly, may asawa na godly, pero sa kabila ng mga ganun-ganun, sumuway pa rin. Ano ang problema ng babaeng ito? Here's the problem. Consider her problems. Ito problema niya. Disbelief. Naniwala ba na huwag lilingon? At kayo ay huwag kayong lilingon? Naniwala ba siya na kapag lumingon siya, eh, may mangyayari sa kanya? Hindi siya naniwala, di po ba? Simple instruction, pero hindi pinaniwalaan. Ayaw paniwalaan. The reason, hindi siya naniwala. Sabi ng Proverbs 13 verse 15, good understanding giveth favor. Kapag maunawain ka, malawak ang pag-unawa mo, nabibigyan ka ng pabor. Wala kang kaaway, di ba? Pabor yan. Oh, kaya pala siya nagkaganon. Umuwi ng gabi. Akala ko nakibarkada. Ano pala, nag-overtime. Good understanding giveth what? Favor. Hindi nag-away. May pabor galing sa Diyos. Naging peaceful ang pagtulog. Hindi nagbangayan. Kasi malawak ang pangunawa. Ito ang ibinigay lang na sahod ng asawa. Naunawaan, malawak ang pangunawa. Give it favor. Naging mapayapa. But, may pasubali. The way of transgressor, yun daw way ng pasaway, is what? Hard. Mahirap. Mahirap. Ganyan ang mga pasaway, ang mga ayaw maniwala. Napakahirap pasunurin. Napakahirap paniwalain. Nagpipreach ka pa lang. Hindi naman talaga ganun eh. Hindi pa lang ganyan. Napakahirap ng way. Napakahirap turuan. Ang hirap sabihan. Ang hirap bigyan ng instruction ng mga taong ano po? Pasaway. The way of transgressor is hard. Hard. Nako, talaga naman. Sabi nga eh, mapapakamot ka na lang ng ulo sa mga pasaway. Kasi ang hirap talaga bago sila mahubog, bago sila lumambot. Kuminsan matinding palo pa para lang lumambot eh. Ano po? Kasi matigas sabi ng Bible eh. Ano po? Yung bang hindi kagad naniniwala samantalang, of course, hindi nagbababa ang Diyos para sabihin na ito talaga ang instruction ng Diyos. Ginamit ko lang ang inyong poging pastor para maibigayan. Hindi na magpapakita ang anghel para sabihan tayo ng ganun, ganito. In fact, ako'y natutuwa, no? Pag prayer meeting natin,
Ang daming mga prayer request doon. Ipag-pray natin si Pastor, wisdom kay Pastor. Salamat po sa prayer. Dahil ako din po ay ganun. Nagpe-pray din po ako, Lord, ano ba ang inyong kalooban? Ano ba ang inyong kalooban? Ano nyo ang inyong kalooban? Ayoko po magbigay ng mensahe na hindi nyo kalooban. Gusto ko po, Panginoon, kalooban ninyo ang masunod. Not my will, but your will be done. Dahil hindi tayo makikinabang lahat kapag hindi kalooban ng Diyos ang mensaheng ihatid every Sunday. Hindi tayo makikinabang. Hindi tayo maikinabang. Pero sabing ganoon, itong mga pasaway, mga matitigas. Kahit maliwanag na instruction ng Diyos, huwag lilingon, hindi pinaniwalaan. Matigas ang kalooban because of this belief. This belief. Nako, bakit ako maniniwala dyan sa pastor na yan? May mas magagaling pa kaysa dyan. Well, of course, eh, siguro sabi nung asawa ni Lot, ba't ako maniniwala dyan? Baka may inaano lang yan, no? Meron lang yung gustong ipagawa. Ayun, nung masubukan niya, nakita niya rin yung outcome. Hindi lang po yon. Hindi lang disbelief. Ang bunga ng disbelief, kakambalagi, disobedience. Pag hindi na naniwala, hindi na susunod. Iyon ang problema. Pag hindi na naniwala, automatic, hindi na rin susunod. Kaya ang basis talaga, ano, maniwala muna, genuine faith, outcome, obedience. Ito po ang nangyari. But his wife looked back from behind. And she became a filler of salt. Alam niyo ba na meron ditong hugot ang Sodom? Nakita niyo hugot ng Sodom dito? Ito sabi ng Sodom. Pag lumingon ka, aking ka. Di ba? Eh lumingon. Naging part siya ng casualty ng Sodom. Naging haliging asin. Grabe Sodom, ano? May mga hugot lines pa. Kaya bago yan sa mga nauso, uso na yan noon. No? Okay. Lumingon, edi naging part siya ng Sodom. Ulitin ko lang po para lalong maging klaro. Brother Jaime, mahirap bang hindi lumingon? Hindi eh. Paalis ka nga dun eh. Mahirap nga yung gaganong ka eh. Mas mahirap yung ginawa niya, di ba? Kesa sa instruction ng angel. Mas madali instruction ng angel eh. Huwag kang lilingon. Mapapabilis ka pa nga pag hindi ka lumilingon eh. Simple instruction, again, but the results is so serious. Ito pa, pangatlo, deception. Deception. Ano itong deception? Ito po yan. Hindi naman natin ito machi-check ang puso ng mga Kristiyano eh. Ito pa, joy. Di ba? Hindi rin natin machi-check yung mga puso ng mga nasa bahay ng miyembro natin. Di ba? Okay, ganito po yan. Listen carefully. Genesis 19, verse 15. And when the morning arose, then the angel hastened Lot. Magmadali na kayo, sabi ng anghel, saying, arise, take thy wife and thy two daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Ito pong asawa ni Lot, nakikinig din ng instruction. Same with Lot and his two daughters. Nakikinig din. Parang kapag Sunday sa atin, nakikinig din ng preaching. Nakikinig din ng instruction. Verse number 16. And while he lingered, pag ganun-ganun pa sila, the man laid hold upon his hand. Sino unang hinawakan? Si Lot. And upon the hands of his wife, sino pangalawang hinawakan nung ang mga anghel? Asawa ni Lot.
and upon the hand of his two daughters. Sino pangatlong hinawakan? Yung dalawang daughters ni Lot. The Lord being merciful unto him. Ito pa, naawa pa ang Diyos sa kanila. Kasi gaganong-ganon sila eh. Hindi nila alam kung ang gagawin. Siguro taranta na. Hinawakan na ng mga anghel. Ito, listen carefully. Nagpahawak ba si Lot? Nagpahawak. Nagpahawak ba yung asawa? Nagpahawak. Ganyan. You see? Nagpahawak ba yung dalawang anak? Nagpahawak din. And they brought him forth and set him without the city. Nakitakbo din, di ba? Nakitakbo din. Pero ano po? Hindi pala totoo sa puso niya na siya ay nagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Are you with me? Hindi lahat ng nakikinig ng mensahe naniwala, sumunod. Kung hindi, nakinood lang, pero nakinood lang. Wala sa puso. Are you with me? Di ba ganun yung asawa ni Lot? Nakitakbo din ba? Nakitakbo din. That is deception, amen? Akala mo genuine, pero hindi pala. Meron na palang disbelief. Hindi mo alam. As I said, ang puso ng tao, tanging Diyos lang ang nakakaalam. At makikita mo na lang yan kung talagang naniwala sa action niya after ng mensahe. Are you with me? After the instruction. Kung siya'y naniwala o hindi. Kasi the very basis ng instruction ng Diyos, una, sa paniniwala, sa faith, sa pagtitiwala. Susunod na lang din yung obedience. At kapag nakita mong sumunod, sasabihin mo, genuine talaga ang faith nito. Nakukubuhin niyo po yung tatlo? Kapag hindi naniwala, hindi susunod, nadaya ka. Pormang Kristiyano, pero hindi talaga. Oh, listen carefully. Ilang buwan na tayong lockdown? 2 months and 15 days sa 31. Tama ba ako doon? Oh, magto 2 months and 15 days na. Pero isang sitas ng Biblia, hindi pa nababasa. Tapos feeling mo, Kristiyano ka. Are you with me? That is deception. Pero tignan niyo po ito. Yung tatlo pa rin. Nakinig ng mensahe, naniwala, sumunod, ano outcome? Hindi deception eh. Sasabihin mo, genuine faith. Katulad ni Abraham. Genuine faith. Okay. Ito po ang prinsipyo. Credit to the owner. Her body was out of Sodom. Tumakbo eh, di ba? But her heart was still there. Pero ang puso niya nananatiling nandoon. Nananatiling nandoon. Nakuha mo lang yung physical body, pero yung spirit at soul niya, yung heart niya, hindi mo nakuha. Umaten physically, nakinig physically, nakuha mo lang yung body. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Napa-attend mo, napaupo mo, napanood mo ng video, nakuha mo yung body, pero yung heart, wala doon. Are you with me? Ako'y na-bless doon sa testimony ni Pacquiao. Alam yung testimony ni Pacquiao? Hindi niya pinorse si Nanay Junicia na dalhin sa church. Hinayaan niyang kumuilos ang Diyos sa puso ng nanay niya. E ngayon, si Mami Junicia nagte-testimony pa, di ba, sa mga churches. Yung patotoo niya, dati gumaganon sa alawa ni Pacquiao yun eh. Gaganon yan, di ba? Pero ngayon hindi na, di ba? Meron din akong classmate, ganun din ang ginawa niya. Hindi niya pinorse yung anak niya na tumanggap sa Panginoon. Ipinag-pray niya na hayaan niyang kumilos ang Panginoon sa puso niya. Prayer is powerful. At isang araw, nagtanong yung anak niya, Mami, sabi niya ganun, ayoko mapunta sa hell, ayoko mapunta sa hell. Yun na, winitnessin na niya. Mahirap mga kapatid, nadadala mo nga ang body, pero yung heart,
wala naman. Amen? Hindi rin po yan magmamaterialize. Amen? Amen? Hindi yan magmamaterialize. Ito po ang sabi ng Bible. And Jesus said unto him, no man, meron po ba? No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. No man, walang tao na mag-aararo, hahawak sa araro, tapos lilingon. Hindi ka makapag-aararo ng matinunon. Ganun din, sabi ng Panginoon, is fit for the kingdom of God. Pagpalingon-lingon ka, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Hindi ka karapat-dapat sa tinatawag na paglilingkod. Hindi ka karapat-dapat sa tinatawag na ministry. Are you with me? Huwag kang ano po, lilingon. Ito na po, salamat sa Panginoon, naalala ko. Bakit hindi lilingon? Dalawang bagay po ang hindi na dapat nating lingunin. Una, yung mga nagawa nating paglilingkod. Bakit po, Pastor? Here's the danger. Uy! Naging faithful ako nun eh. Matapat ako nun. Maalab ang paglilingkod ko noon. E ang tanong, kumusta ka na ngayon? Eto, hindi nag-church. Nagiging shield. Ano tawag dyan? Yung defense mechanism. Yung service niya noon. Kumusta ka ngayon? Kailangan na magtrabaho eh. Kailangan ganito eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na kayong lumingon doon. Hindi makakatulong yun. Kasi baka maging shield niyo lang. Are you with me? Another thing, yung negative naman na nangyari sa buhay natin, huwag na po nating lingunin yung mga negative sa atin. Ano mang bagay na nakalipas na magpapalungkot sa atin, huwag na nating lingunin. Lulungkot lang tayo. Ano mga bagay na nakaka-discourage noon, huwag na nating balikan, huwag na nating lingunin. Kasi pag naisip uli natin yon, mati-discourage uli tayo. Amen? Yung tayo'y na-offend nung araw, huwag na nating lingunin. Kasi pag nilingon natin ulit yung tayo na open sa taong yon at binalikan natin, feeling natin uli ngayon, offended ulit tayo. Mananariwa. Are you with me? Huwag nang lingunin. Hindi ka makapaglilingkod. Halimbawa, may naisip kang ganoon, masakit sa kalooban, nagtotroba ka. Sasakit uli ang iyong kalooban. At pag sumakit yung ating kalooban, yan ang main target ng demonyo, yung ating emotion. Kapag tayo ay emotionally down, it will affect our spiritual. Kapag ba ikaw ay down, makakapagbasa ka pa ng Bible, hindi na kuminsan eh. Huwag nang balikan. Sabi ng Panginoon, kung kayo ihahawak ng araro, please, huwag na kayong lumingon. Bakit? Magiging hindi kayo karapat-dapat or fit sa aking kingdom. Sa aking kingdom. Ano nga title natin ngayon? Don't look back. It's either good, baka maging shield lang natin. It's either bad na karanasan na magpapalungkot lang sa atin ngayon. Don't look back. Hindi tayo makakausad. Eh ganito ko minsan ano, hamon na hamon tayo sa mensahe. Tapos bigla tayong may naisip. Alam nyo nga, yung right lobe, left lobe, yung right lobe doctrine ng kargado, yung left lobe daw emotion. Kapag daw naging emotion na ang tao, yung doctrine natatabunan na. Yung word of God, ala na, bagsak na talaga. Balik sa buhay na wala at pagliit uli ng pananampalataya. Nandun na sa pike, tumataas na yung pananampalataya eh, pero babalik yan. Huwag po tayong padaya sa demonyo. Huwag po tayong padaya. Don't look back. Huwag po. No man. May exemption? Wala. Brother Jaime, lahat tayong narito, nasa bahay. No man.
Walang exemption. Walang tao na nag-araro, na lumingon, na magiging karapat-dapat sa akin. Kapag nag-throwback tayo, may mga throwback naman na lalo pa tayong hihina, huwag na natin balikan yon. O magiging pattern lang, o magiging yabang lang natin. Di ba? Kung minsan nagiging yabang na lang yung nakaraan, ay, kami, ganito ginawa namin dati. Eh, ang pagyabang, kasalanan yan sa Diyos. Hindi mo unti-unti, may pride ka na pala, ganito, babagsak na ang spiritualidad mo because of the pride. Kasi sabi ng Bible, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos, ang nagpapakataas, ibinababa ng Diyos. Eh, di bababa na naman ang spiritualidad natin. Kaya nga eh, huwag nang lingunin ang nakalipas. Ang nakalipas ay nakalipas na. Kaya alam nyo, ito principle ni Paul, kung bakit si Paul grabe ang paglilingkod. Ito prinsipyo ni Paul. Ito ang conclusion ni Paul sa buong paglilingkod ni Paul na nakapag-mission sa iba't ibang lugar, almost 13 books siya ang nagsulat. Here's the secret of Apostle Paul. Alam natin itong lahat. Philippians 3:13. Ang nakalagay dito ay ganito. Brethren, I count not myself to be apprehended. But this, take note, one thing I do. One thing I do. Forgetting those things which are behind. The word what? Things. Forgetting those things. Not singular, but plural, which are behind. Yung mga naka-behind ko na mga karanasan, kinakalimutan ko na yon. And reaching forth unto those things which are before. Kung ano nasa harapan ko, yon ang aking aabutin. Lagi kong prayer request, Lord, marami pang paglilingkod. Gusto pa po natin, di ba church, yung marami pang ano, paglilingkod. Yun ang aabutin natin. Amen? Amen? Yun ang aabutin natin. Kaya, don't look back. Ako, may mga pangit akong karanasan sa buhay. Kayo rin po, lahat po tayo. Mga nasa bahay. At lahat din po tayo, meron tayong magagandang karanasan. Lahat po tayo. Ito sikreto ni Paul. Lahat ng yon, sabi niya ganoon, pangit man yon o maganda, kinakalimutan ko na yon. May amnesia ako pagdating doon. Ang ginagawa ko, reaching forth, which are before. Before. Kung ano pa ang marireach ko sa hinaharap, that is my goal. I-reach ko pa. Amen? Amen? Bakit po? Yung nakalipas natin, mga kapatid, nag-judge na ang Diyos dun eh. I-bless or i-curse o paluin tayo. Amen? Pero yung nandito ang problema natin, susunod pa ba ako o hindi na? Nasa harapan ko pa rin ngayon, blessing or palo? Nasa harapan ko ngayon. Ito ngayon ang poproblemahin ko. Ito ngayon ang pag-uumigihan ko kung ano yung nasa harapan ko. Ito ngayon. Okay, church, katulad ng asawa ni Lot, ang problema niya ay disbelief, ang bunga, disobedience, at makikita mo na peki siya, na hindi talaga siya tagasunod ng instruction ng Panginoon. Pero baligtarin natin bilang Kristiyano. Genuine faith, magre-result ng obedience at makikita na talaga tayo ay may pagtitiwala sa Panginoon. Ngayong hinaharap natin, I pray na malip na ang MECQ at mapunta na tayo sa GCQ. Kung yan ngayon ang hinaharap natin, ito ngayon ang pag-umigihan natin. Amen? Kung may pagkukulang noon, punuan na ngayon. Kung may paglilingkod noon, mas paglilingkod pa ngayon. Dahil ang opportunity na ibinibigay ng Diyos,
yung mga privilege na ibinibigay ng Diyos para yung pagkumatok at hindi mo napagbuksan, baka hindi na yun uli kumatok. Sa buhay ng asawa ni Lot, wala lang privilege at opportunity na kumatok. Bakit po? Naging haliging asina. Sa mga nanonood ngayon na wala pang pagkakilala sa Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa cross. Ano ang dahilan ng kamatayan ng Panginoon sa cross? Dahil tayong mga tao ay makasalanan at hindi makaabot sa kalwalatian ng Diyos, tayo'y kulang, hindi tayo sapat, tinimbang pero kulang. Dahil sa kakulangan natin, dahil sa ating kasalanan, tayong lahat ay pupunta sa impyerno. That is our destination. But praise God, namatay si Kristo sa cross. Bayaran ang kasalanan na magdudulot sa atin sa impyerno para tayong tao na makasalanan magkaroon ng nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang kailangan natin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Not religion, not your works, not your good works, but the Lord Jesus Christ. Repent and accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon namatay sa krus. At pag ginawa mo yun, nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, hindi peking relasyon. Magkakaroon ka ng tinatawag na genuine faith, genuine obedience, and genuine result. Sa mga mananampalataya ng Berean, huwag na nating balikan ang nakalipas na hindi makakatulong sa atin para lalo tayong makatakbo ng matulin sa race na inihanda ng Diyos para sa atin. Takbuhin natin. Kung tayo ay nasaktan noon, na-offend noon, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Mamuhay tayo ngayon na mayroong amnesia ng nakalipas. Di ba ganyan, pag may amnesia na, tanungin mo na, ano pangalan mo? Pati pangalan, nakalimutan. Eh, di ba ang ganda? Ay, ako yung naka-open sa'yo eh. Ha, ikaw ba yun? Hindi ko maalala. Di ba? Ang ganda kung gaganon. Ako yung nanakit sa'yo. Ay, ikaw ba yun? Ay, hindi ko na maalala. Sorry ha, hindi ko na talaga maalala eh. Wow, amen. Walang nakabuntot sa isipan natin na magpapahirap sa atin sa mga dark moment natin. Amen? Enriching forth which are before. Which are before. Lens ngayon, again, mahirap ba ito o madali? Pero tandaan natin, ang laging result ng instruction ng Diyos, serious. Eh, pastor, mahirap kalimutan ang nakalipas. O, sige. Ang result niyan, serious. O, pastor, sige po, sa tulong ng Panginoon, kakalimutan ko. The Lord will bless you. The Lord will bless you. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Salamat dahil huwag naming pakawalan. Maging attentive kami sa bawat bitaw ng mensahe. Baka mayroong mga salita dito, Panginoon. Instruction mo personally para sa akin. Masapuko ng malinaw. Dahil pag ito ang ginawa ko at sinunod ko, Panginoon, seryoso ang result. Katulad ni Lot at ang dalawang anak niya, hindi napabilang sa casualty ng Sodom. Ama naming Diyos, salamat pong muli sa inyong mensahe. I-bless niyo po ang bawat tahanan. I-bless niyo po ang puso namin na laging magpapakumbaba sa inyong harapan at sa inyong salita. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na huwag nang tumingin sa nakalipas. At kung meron man sa amin, Panginoon, na nahihirapan na gawin ito, ang inyong grasya ay enough. Ang inyong grace ay sufficient para ma-overcome namin ito.
padaluyin mo, Panginoon, ng ganong klaseng biyaya. Hayaan niyo rin, Panginoon, kami na humingi ng tawad sa mga pagkukulang namin patungkol sa bagay na ito. Patawad, Panginoon. Kung may nagpa-flashback, may naiisip kami, Panginoon, ng mga nangyari nung araw na hindi namin mabaon sa limot, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nung mga time pala na yon na kapag binabalikan namin, Panginoon, na hindi pala kami nagiging karapat-dapat sa inyo, sa inyong kingdom, sa paglilingkuran sa inyo, forgive us, Lord. Padaluyin niyo po, Panginoon, sa bawat tahanan ng inyong biyaya, ang inyong awa, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapala, ang inyong guidance, ang inyong protection sa bawat pamilya. Padaluyin niyo po ito, Panginoon. At padaluyin niyo rin po sa bawat tahanan ng mga mananampalataya ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dahil nandoon, Panginoon, ang inyong compassion sa mga taong may sakit at nais niyo po silang gumaling. Padaluyin niyo po, Panginoon, ang physical healing. And especially, Panginoon, sa mga aming mga spiritual na buhay, kayo rin po ang magpagaling. Salamat po sa mensahe. Salamat po ng marami. Ito'y panalangin namin lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.